Ang malaking pag-usad naman sa panig ng pamahalaan na recover ng Philippine Marines ang mahigit 52 million peso sa isang bahay sa kanilang clearing operation sa Marawi City kahapon. Maliban sa pera, nakuha rin ang mga cheque na nagkakahalaga ng 27 million pesos. Ayon sa militar, ang bahay kung saan nakuha ang pera ay isang abandonadong machine gun position ng Maute Group. Isinuko na sa Joint Task Force Marawi ang mga pera at cheque. Iniimbestigahan na ang mga nakapangalan sa cheque at ang posibleng pinanggalingan ng pera. At nakatutok pa rin sa Marawi City ang ating correspondent na si George Cahiles. George, kamusta na ang sitwasyon dyan? Alam mo, Ruth, may mga pangalan na nga silang nakita doon sa cheque. Ito yung mga pumirma at ito yung nakatanggap itong mga cheque. At ito yung bahagi ng investigasyon na isinasagawa ngayon ng mga otoridad. Kaya nga na nabanggit mo kahapon during the clearing operations ng Philippine Marines, 52 million pesos na cash at cheque na nagkakahalaga ng 27 million pesos yung nakuha nila dyan sa isang bahay. Ngayon na inaantabayanan natin ngayon itong press conference na isasagawa nitong Armed Forces of the Philippines upang sagutin nga yung ilang katanungan tinggil dyan sa pagka-recover ng mga perang yan. Kasi sa ngayon maraming spekulasyon kung para saan ba yung perang yan. Maaari daw ninakaw, maaari daw pinaghandaan talaga itong Marawi siege na sinasabi, kung kaya natin lipak-lipak na pera ang hawak nila. Pero of course, hinihintay natin yung official na salita o official na pahayag ng military tinggil sa pangyayari niyan. Samantala, kagabi, ayon sa military ay sinunog ng mga pwersa ng Maute Group yung isang bahagi ng barangay Bangolo. Ayon sa militar, bahagi daw ito ng plano ng Maute na sirain ng syudad. At sa ngayon ay talagang tuloy-tuloy pa rin yung bakbakan dito bang unti-unting pinapasok ng mga sundalo ang sentro ng Marawi City. George, syempre isang malaking palaisipan din kung paano, para saan, ano, kung saan gagamitin niyang pera na yan. Wala pa kayong initial information dyan. Tsaka ilang beses din sinabi kasi ng Pangulong Duterte na, di ba, parang may business daw allegedly into illegal drugs itong Maute Brothers. Yan nga yung inaalam pa natin sa ngayon dahil nga magtataka tayo, ano, bakit may mga bundles ng pera iyon sa loob ng isang bahay. Pero tatandaan din natin na dahil kontrolado nila yung city center, hindi natin alam kung pinasok ba nila yung loob ng mga bangko. No? Those are speculations, those are things na iniimbestigahan ngayon ng pulisya. At maaari nga daw talaga na maka-drug money itong mga perang ito, pero yan ang bahagi ng inaalam ng mga otoridad sa ngayon. Okay, antabayanan natin, George, yung magiging press con mamaya ng mga otoridad mula dyan sa Marawi City. George Cahiles, nag-uulat.